At nandito po muli ang inyong lingkod, Vince Palos Nugid, para magbigay ng mga giya ngayon araw ng Biyernes, May 21, 2021, para sa pitong kalayrang inianda ng Santa Ana Park. Bali, ito yung pangalawang araw nila. So, kahapon medyo nagyamado. Sayang yung mga pili natin, saka nakadismaya yung ano ni Minotaur. So, bawi po tayo ngayon. Good luck po. At simulan na po natin sa unang karera kung saan lalargahan yung winner take all event. Pampremera ko po dito, numero 3, Bowties and Charms. Matuling kabayo, wala akong nakikitang magbibigay ng pressure, so baka sakaling makaporma sa unahan. So yung preba niya maganda-ganda rin, tapos pabor nga yung senaryo na nakikita ko kahit 1300 meters yung karera. Ano naman to eh, may tibay naman to sa harapan, talagang napupunta lang sa mga mabibigat na laban. Tapos panigundo ko na rin yung bagong baba sa rating base, so bumaba po siya sa 28 to 33. Maganda naman po yung tinatala niyang preba, 1.21, so in contention na rin po to, lalo na't bumaba ng grupo. So wag po kayong mawala nito, isang diremating kabayo, ang ganda rin ng numero nasa labas na labas. Tapos para makasiguro tayo na magkaka 1 point tayo, kunin ko na rin third choice yung numero 4, Speak Easy. Medyo hindi maganda yung tinatakbo niya, pero last February 21 na segundo po ito kalaban si Easy Landing. So tingin ko pwedeng bumigla, at wala naman ding ibang rerematin dito sa laban na to, kaya tingin ko silang tatlo yung maglalaban. Para safe tayo, kunin na natin sila. So good luck po. At lipat na po tayo sa ikalawang karera kung saan gaganapin yung Pick 6 event. Best long shot ko po dito, numero 5, Good San Carlo. Tingin ko po maganda po yung ipapakita nito, pwedeng makadehado dahil halos wala sa Katie. Kahit AR Manabat yung sasakay, tingin ko kayang-kaya naman dali ni AR Manabat to. Gumagawa ng best time na 1.25. Siguro pare-parehas lang naman sila ng preba, baka sakaling mag-umento maging 1.24. Nakitaan ko na ng buti to nung tumakbo sa San Lazaro kalaban sila Yaba Yaba Do at Mexico. Nakita nyo naman po yung takbo ni Yaba Yaba Do, so talagang tingin ko baka kalabitin uli ngayon si Good San Carlo. Panigundo ko na rin yung diremating numero 3, Child Lord. Maganda na rin yung pinapakita niya, tingin ko hindi naman ganong matatrapik. Wag lang sanang maiwan sa largahan kasi medyo namamartida rin po ito, pero maganda naman po yung tinatalang preba, 1.25 rin po yung best time niya, tapos nag 1.24 media pa. Tapos kuha ako ng third choice yung numero 1, Concert King. Dito po, medyo masama yung last run niya pagkabaksak ng pinakadulong grupo, pero nakapanalo nung January 23 kalaban sila Perfect Match. So tingin ko maganda rin pansama to. Good luck po, sana makuha natin. At nandito na po tayo sa race number 3, pagsisimula ng Pick 5 event. Dito po tatakbo yung aking best long shot. Nakikitaan ko ng buti yung numero 7, Consilience. Matuling kabayo, maganda na rin yung ginagawa ni Consilience kasi nakita ko na nalo to sa pinakadulong grupo sa nung March 16. So umangat po siya, pero tingin ko pabor na pabor yung mangyayari dito kasi ang ganda ng numero niya, at baka iuna na po to, wala nang palagpasin. So magandang pandehado po ito, nakitaan ko lang ng KT yung pandulo pa, tapos wala ring star. So samahan nyo na po ako dito sa best long shot ko, numero 7, Consilience. Panigundo ko yung may best time sa laban na dito, may 120.6 sa katawan nung January 3 si numero 5, Big Big Brown. Kabayo ni parang John Erickson Abilino, tingin ko napakalaki rin po ng panalo. Last run niya segundo, pero nanalo din po siya nung Nobering nung February 13 kalaban niya sila Titanium. So
magandang mabigat na mga kalaban to. Sana lang mas pala rin si Konsi Lance. Total mas maganda yung numero niya. Tapos third choice ko na rin yung Happy Kid. Bumaba ng rating base 6-10. On ano na rin, maganda na rin mga pinipreba nito. Consistent sa 1-22. So tingin ko kung ilalaban gagawa ng 1-21. So good luck po. At nandito na po tayo sa race number 4. Gaganapin yung Peak 4 event. Pampremera ko po dito, numero 7, Bonifacio. Matuling kabayo pero may lucha, si Always On Time. So tingin ko palalargahin lang niya to, segundo pesto lang si Bonifacio. Sabay jajabi na po, bandang rektahan. Ang ganda ng numero ni Bonifacio, kaya siya yung kukuhanin kong pampremera dito sa laban na to. Panigundo ko na rin, diremating numero 2, Crown In My Head. Maganda na rin yung pre-preba. Tapos bagong baba sa 16-21. So ito yung mabigat na mga kalaban, yung remate ng Crown In My Head. Tapos yung batang bangkal, third choice ko, na segundo nung huling laban, laban kay Julianas Gold. Pero prior to that, nametahan naman si Batang Madrid. So isa rin to sa mga diremating pwedeng makarimate pag nagkaroon nga ng hagaran sa unahan. So sa race number 4 po, 7-2-3 po ang pili ko. Good luck. Dito na po tayo sa race number 5. Best tip ko po yung numero 6, Wapo the King. Sana po medyo madehado pa. Bagong baba po sa rating base 22-27. Ang ganda ng pinapakita ang preba. Nasa 1-20 yung consistent na best time niya. So tingin ko talagang saktong galaw lang ni JM Storke dito. Talagang dire-diretso na po yung remate. Ang ganda pa po ng numero. Tapos panigundo ko numero 5, Kapangyarihan. Maganda rin ito natala. May 1-20 sa katawan. May 1-21. Last run niya na segundo. Talagang laging laban. So tingin ko silang dalawa yung maglalaban ni Wapo the King. Yung dibanderang Believe Me, ang pangit ng numero. Tapos yung preba, hindi pa ganun kaganda. So tingin ko talagang 6-5-5-6 lang yung maglalaban para sa race number 5. Good luck po. Nandito na po tayo sa race number 6. Pampremera ko po dito, numero 3, Hukbong Dagat. Merge po ito ng rating base 40-46 hanggang 47-53. So ito yung 47-53 na segundo si Hukbong Dagat. Last March 7, kalaban sila Ram Away From Nose Knot. So mabigat na kalaban po yon. Tapos nakakita rin po ako ng lutsahan sa pagitan ni Copycat at Ari Murimunding. Pero kukuhanin ko pa rin second choice yung Ari Munding-Munding, dahil talagang maganda po yung tinatakbo galing sa panalo. Tapos may dalawang segundo. Tapos yung pinakauling laban niya 3-0, kalaban niya sila Runaway From Rose Knot at saka si Hukbong Dagat na rin. So lalakpas o hindi lalakpas lang po yung inaasahan kong senaryo sa pagitan ng numero 3 at numero 6 na Ari Munding-Munding. So good luck po. 3-6 lang po ako sa race number 6. At nandito na po tayo sa pinakahuling karera. Paratingan ng mga exotic betting na take all. Pick 6, pick 5, pick 4. Pati ng DD1 extra double-double. So dito po yung napiksil ko na Panolo. Kahit last race siya, kahit tingin nyo magulong karera kasi nakitaan ko parang sobrang baba sa rating base 11-15 ng kabayong numero 5. Classic example. Pusoy nga po siya sa KT. Talagang nung 16-21, talagang palaban na palaban na siya sa laban na yun eh. Nasegundo nga po siya kay Excellence. So tingin ko talaga maganda yung ikikilos ni Classic Example. Pwede na pong sugalan. Are Madonna yung sasakay. Ang tinatala niyang preba 1-22. May 1-21 pa nga siya sa katawan. Kalaban sila Copycat. Kita nyo naman yung kalaban ni Copycat dun sa race number 6, diba? Sila Ari Munding-Munding at saka Hukbong Dagat. So tingin ko medyo matibay-tibay na Panolo yung numero 5, Classic Example. Lakasan na lang po natin yung loob natin kasi
paratingan nga po ito. So ganun naman po talaga, kung tatama, tatama talaga tayo. So good luck po, maraming salamat. Gaya po ng lagi kong paalala, please like, share, subscribe, para kapag nakapag-post na po ako, kayo po yung kauna-unahan makakita. At sana po don't skip ads, para naman po may bumalik naman po. Salamat.